Welcome back mga kaibigan, dito pa rin po sa ating programang Kompletos Ricados. And this time, nako, syempre ang celebrity doctor ang mga kasama natin ngayon dahil ngayon po ay Lunes. Kaya kapili po natin ngayon sa loob ng studio natin, walang iba kung hindi ay nako, ang sikat na ngayon sa buong Pilipinas, si Doc V! Ayan, Doc, magandang araw sa iyo. Ayan, okay, wala si Papa Dance, tayo ba, talagang babanatan kita ngayon, Doc, ng mga questions. Okay. Doc, unang tanong ko, ano ang pagkakaiba pagdating sa mga, ikaw, you're a general surgeon. Yes, yes. Okay. Anong pagkakaiba ng general surgeon sa plastic surgeon, doon sa cosmetic surgeon? Ano, kasi nakakalito eh. Puro surgeon eh. Oo, kulang na surgeon. Okay. Ano pa pagkakaiba ng mga yon? Well, general surgery is yung walang specialization. Ah, parang okay. You go into training, 5 years of general surgery training. Mm-hmm. General yon, lahat yon. Mm-hmm. From head to foot. Okay. You know? Then, after the training, you go into subspecialty. Okay. Mas specialized field. Field, oh. At ano ang mga to? Like, yan, plastic reconstructive, okay. Pediatric surgery, neurosurgery, okay. Cardiovascular, okay. Thoracic sa baga. So, pero ang general surgeon, Doc, pwede siyang mag-focus sa isang subject lamang o sa isang field lamang? Yes, so that's why they go into subspecialty. Ayun. At kayo, ano ang... Nag-cosmetic surgery ako. Okay. Pag sinabing cosmetic surgery, ano po ibig sabihin nun? We only do aesthetic, pangpaganda lang. Unlike, it's different from plastic reconstructive. Because yung plastic reconstructive surgery or surgeons, they do yung mga cleft lip. Bingot. Yung cleft palate. They do yung mga... Mm-mm. Mga flap, yung nililipat yung skin. Okay. Mga cosmetic surgeons like me, we don't do that. Ayun. Bali yung plastic reconstructive, yung kanilang field is broader, mas malawak. Mas malawak. Kasi meron silang reconstructive. Yun. Kami, okay. Wala kaming ganun. Oo. Okay. Pero paano daw kapag kamahal nyo sa buhay at pinilit kayo na, ikaw na gumawa nito kasi surgeon ka naman eh. Halimbawa, bingot ang isa sa, sabihin natin na anak ng best friend ninyo. At gusto niya, ayaw niya sa iba, gusto niya kayo ang gumawa. Maybe we have to explain na hindi ako okay. Authorized to do that. Mm-hmm. No. Even if I can do it, mahirap kasi. No? Ayahan. Maganda kung ano lang yung field mo talaga. Tama. Para walang sisihan sa bandang dulo. Yes, yes. Ayan, okay. Yes. Alam naman natin doon na mga Pilipino mahiling magpaganda. Mm. At isa sa talagang binibigyan nila ng pansin, bukod sa kanilang mukha, ang kanilang ilong. Diba? Kasi alam mo naman tayo, diba? Sabi nga nila, parang wag mong ikahiya kung ang ilong mo ay pango. Kaya lamang, hindi na ngayon obra yon, diba? Yes, hindi na obra ngayon yun dahil ang mga Pilipino, hanggat maaari, gusto nila magkaroon ng parang tuka ng manok na ilong. Ayan. At iyan po mga kaibigan, pag-uusapan natin ngayon ang pagpapa-nose lift. Ayan. Pag sinabing nose lift, Doc, anong ibig sabihin nun? Maraming aspect ang nose lift. Ano? Merong bridge lang. Bridge? Tataasan lang yung bridge. Okay. Meron namang tip lang. You call tip. That the tip plasty, yung dulo lang. Ito lang. Yes, pinakatungki, yes. Kumbaga. Yes, okay, ang yes, tungki. So, okay. Meron naman yung alar plasty, yung gilid lang. Ito? Yes. So, yung iba malapad. Okay. Yun ang mga aspects of rhinoplasty. Meron naman na lahat kailangan mong gawin in one sitting. The bridge, the tip, and the ala, yung gilid. Okay. Ayan. Ako, parang sa ilong ko yata, lahat yata gagawin eh. Pag malaki ang butas ng ilong, Doc, kasi di ba sa mga Chinese, pag sinabing pag malaki ang butas ng ilong, ayon ng mga Chinese, parang ano daw, parang malas daw yata. So ang gusto ng mga Chinese, yung maliliit lamang ang butas ng ilong, kasi pag malaki daw, parang ang swerte daw, labas ng labas. Kasi Hindi, pero hindi ko alam kung totoo yun ha, kasi nabalitaan ko lamang yung sa isang kong friend na isang Chinese na sinasabi niya, aywan ko lang, kung niluloko lang ako, mukhang niluloko lang naman yata ako noon, na kapag kakaayod ako ng mga Chinese pag malaki ang butas ng ilong, kasi parang pag lumabas ang swerte, wala man lang sasangga. Oo, parang tuloy-tuloy ang labas ng swerte sa ilong, parang ganun. Anong tawag sa ganun? Nagaganun din kayo, nagpapaliit ang butas ng ilong? Yes, pwede. Anong tawag sa ganun doon? Alar plasty rin. Ano po? Yung alar plasty, trimming. Alar. Trimming. Trimming, yes. Tinitrim yung gilid, then nililiitan siya.
Ayun, okay. At Doc, sa pagpapatangos ng ilong ano ang dapat na unang ikinukonsidera ng isang cosmetic surgeon na katulad ninyo? Like for example ako, Doc, gusto kong magpatangos ng ilong. Ano dapat unang ikinukonsidera? Edad ba? Ito ba ay nasa tamang pag-iisip? Everything will follow talagang ganoon, no? Mm-hmm. Yung edad dapat. In my case, 18 years old dapat. Ah, okay. Kung 17 or 16, dapat kasama yung magulang. Yung magulang? Oo, may okay. Consent ng magulang. Oo, ay mayayaman kasi mga ganun na. Oo, yes, na gustong magpaganda talaga. Mm-mm. Then tapos, second, yung psychological ng pasyente. Na, kasi iba, mataas yung masyadong expectation. Okay. No? Na gusto, gandong ilong. Oo. Na, hindi naman pwede. Hindi realistic. Ay, meron ganun? Oo. Ah, okay. Nyari, akala ko, Doc, kapag like for example ako, gusto kong, magdadala ako ng picture ni Piolo Pascual. Kasi gusto ko, ilong ni Piolo Pascual ang mag-iilong ko. Hindi dapat ganun. Hindi ganun, yes. So, medyo may magkakaproblema ka yung surgeon pag ganun. Okay. Kasi parang ganito yun eh. Kaming mga cosmetic surgeons, pinapaganda lang namin. Pero kung nyari, aso ka, gusto mo maging pusa, hindi pwede yun. Oo. Aso ka, papagandahin kita. Magandang aso. Pwede kitang gawing magandang aso, pero hindi kita pwedeng gawing pusa. Oo, nako. Paano kapag kayong tao mukhang aso? Yun, parang medyo gano'n. No? Parang, nyari, pumunta siya sa clinic mo, then yung nose niya is medyo malayo dun sa Kay Piolo. Oo. Magkakaroon ng problema yan pagkatapos na sasabihin niya, baka mag-complain. Sabi mo, Doc, magiging yung ilong mo kamukha ni Piolo. Oo nga. And then, it all end up na hindi pala ganon. Ay, baka mas... At saka, dapat, Doc, wag nila gagayahin ang ilong ng kanilang paborito artista kasi baka mamaya, pag nagpa-nose lift sila, mas gumanda pa ang labas ng ilong nila, di ba? Tama. Oo, di ba? Oo, baka mamaya kapag pinagaya yung ilong ni Piolo, hindi naman bagay sa mukha nila. Meron din kayong ganun, Doc, na parang ito dapat medyo ganito para bas bagay ng konti. Dapat in details ba sinusunod din niyo ang pasyente? Yes. No. Hindi palaging sinusunod ang patient, no? You have to explain na everything should be in harmony, no? Iba kasi gusto mataas. Uh-oh. Na hindi naman babagay sa ng face nila. Uh-oh. Or gusto nila. Correct. Malapad na hindi naman bagay sa mata, or gusto nila mababa ng konti pero hindi bagay sa baba. Okay. Dapat yan, tinitignan lahat. Ayun! So, parang kumbaga, nagdo-drawing muna kayo? Hindi naman? Hindi naman. Alam nyo na, sa unang tingin nyo palang, Doc, alam nyo na kung anong babae na ilong sa kanya. Yes, oo. Tinitignan kasi yung mata, yung bibig, yung cheekbone. Yes, oo. Tinitignan niya kung ano yung magiging dapat proportion. Proportion, yes. Sa mukha. Harmony, yes, with everything. Oo. Kasi nga naman, baka mamaya, ang laki-laki ng mukha ninyo, ay ang liit-liit naman ang gusto nyo paggawin sa ilong ninyo. O kaya naman, ang liit-liit ng mukha ninyo, ay gusto nyo malaking ilong. Yes, tama. Oo. Diba? Pero Doc, meron ka na ba naging pasyente, Doc, na parang na, gusto kong baguhin ang mukha ko ng konti para hindi ako makilala? Nangyari na yan before, yung sa isang case. Ano ba, may mga kaso? Yes, sa isang case na one of the surgeons made some Adjustment doon sa mukha. Yes, changes. Nangyayari yun. Pero paano yun, Doc? Ang problema naman in our case, mahirap naman itanong kung ano yung pinagkakakitaan ng tao. Or ano yung trabaho niya na... Oo, correct. Oo, like for example, isang lalaki lumapit siya, Doc, gusto ko palakihan mo ng konti ang tenga ko. Gusto ko medyo i-flat mo ng konti ang ano ko kasi magpapakasal ulit ako sa ibang babae. Pwede yan. Hindi naman namin talaga totally... When patients come in, kung ano lang yung... I want to have a nose lift. Konting history lang yan. Not into details talaga na. Yes. Pero Doc, kayo diba, sinasabi nyo nagpapaganda kayo ng ilong. Yes. Oo. Meron diba nagpapangit ang ilong? Wala. Wala naman. Kasi nagpapaganda. Nagpapaganda talaga. Oo. Ito yung mga nagpapangit ng ilong siguro. Ito yung may mga kaso na ayaw nga sila makilala, no? Oo. Kasi diba, naandun ka sa cosmetic surgeon, tapos magpapangit ka, parang, hello, sandali muna. Nakataya ang pangalan ko dito sa uoperahan ko na to. Yes, diba? Yes, tama. Oo. Tama. Ngayon, Doc, ano ang mga uri ng nose lift? May sinasabi kanina, Gore-Tex, ano ba yun? At saka rhinoplasty or something? Yes, ano ba yung mga yun? Rhinoplasty is nose lift. Nose lift? Yun ang pagka-layman's term. Okay. For
rhinoplasty nose lift. No? Okay. Yung iba-ibang classes will depend on the implant. Okay. Kung ano yung ilalagay natin for the bridge, no? Yung para tumango siya. Okay. Actually, there are many types of implants. Mm-hmm, no? Merong silicone. Meron Gore-Tex. Okay. Meron yung dati yung ginagamit, yung Med-Pore. Ano yung Med-Pore? Med-Pore is parang implant din siya. Parang implant din. Yeah, implant okay. din siya actually. Mm-hmm. Then, pwede rin yung autologous implant. Yung autologous, galing sa katawan mo. Ah, tulad ng cartilage. Pwede ah, sa yung tenga. Cartilage. Oo. Okay. Pwede rin yung sa rib. Okay. Pwede okay. rin kukuha rin sa rib. Mm-hmm. Pwede rin yung fascia ng yung sa may muscle. Okay. Kinukuha din 'yon. Ano yung balat, doc, o yung yung sa ilalim litid. Ng balat? Litted, yes, litted. Ayun. Yeah, oh, yung sa ilalim noon, pwede 'yon. Mm-hmm. Mm-hmm. Sa mga nabanggit niyo, doc, ano yung pinakamaganda? Well, pinakamaganda palagi is autologous. Kasi when you say autologous nga, sabi ko, galing sa'yo. Galing mismo sa'yo. Walang rejection. Correct, oo. Oh, walang foreign bodies. Walang foreign body, yes, that's right. Okay. So, yun palagi yung pinakamaganda. Oh. Ang limitation lang doon is, yung iba, hindi nila ma-achieve yung tamang height. Okay. Oh, kasi, baga, limited lang yung makukuha mong implant. Oo, oh, litid kumbaga. Oo, oh, hindi talaga... Hindi naman magkakaroon ng epekto yung sa pinagkuhanan mo, Doc? Ay, hindi naman. Wala hindi man. Naman. Wala naman, yes. Okay. Yung iba, rib. Pwede yung sa rib. Sa rib. Oo. Mm-hmm. Pero usually, saan kayo kumukuha? Sa tenga. Sa tenga. Yes. Bakit sa tenga, Doc? Yan ang pinaka-accessible, pinaka-madali. Less complication. Ay, baka mamaya, Doc, habang lumalakad ka, tenga, huwag gano'n gano'n na. Hindi, hindi. Hindi gawa ganun-ganun na kasi wala nang ano, litid. Gawa ganun-ganun, flop na siyang ganun. Pag hinangin, gawa ganun-ganun din siya. Hindi naman. Hindi naman. Ano lang, yung kapraso lang, you don't get the framework. Ito yung framework eh, yung pinakaganon. Ang okay. kinukuha yung nasa gitna. Ito. Yung nasa gitna, ito. Ah, ayan. Okay. So itong framework, yan pa rin. Sabay kasi ang tenga eh, kahit sa mga hayop, ang tenga yung medyo masarap kainin kasi medyo matigas-tigas ng konti eh. Yan yung soft bone. Anong tawag sa'yo? Autologous implant. Autologous implant. Okay. Yan yung mga cartilage. Ano ang pinaka-latest pagdating sa pagpapa-nose lift, Doc? Well, ngayon, ang pinaka, ano ngayon is the Gore-Tex. The Gore-Tex. Yes. Okay. Yung PTFE. Mm-hmm. Ito yun, nandito yung Gore-Tex natin. Ayan, okay.